sa kanilang lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, welcome back again sa ating channel. And today's topic po, mga ka-treasure hunter, ay tungkol po sa ang Batong Agate. Atin pong alamin ang Batong Agate, kung paano natin ma-identify ito ng napakadali, mga ka-treasure hunter. At isa-isahin po natin itong hawak nating agate, kung ano ang kaibahan nito sa mga batong quartz at paano natin maintindihan na siya ay agate. Pero bago yan, magpapasalamat po muna tayo sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ating channel. Maraming maraming salamat po sa inyo. Road to 30k subscriber na po tayo, at huwag niyo pong kalimutang isubscribe ang aking channel upang umusad at makagawa pa tayo ng maraming videos tungkol po sa mga gems at iba-iba pa pong treasure na nasa ating bansa. So, pag-uusapan nga po natin itong batong agate, mga ka-treasure hunter, kung paano natin maintindihan itong batong ito at kung may halaga ang batong ito, kung magkano po ito. Napakahalaga po na maintindihan natin ang mga gems na kung saan mayroon tayo sa ating sariling bansa, upang ma-discover natin at pwede nating maibenta at mapapakinabangan natin habang tayo ay namubuhay po dito sa mundong ibabaw. So, batong agate nga po, mga ka-treasure hunter. Ang batong agate po ay napakaraming uri. Ang agate po ay may mga halong quartz, chalcedony, at ang iba ay mayroong nakapaloob na mga kristalin na makikita natin na para siyang mayroong layer. Kung makakita tayo ng isang buong bato at nabasag natin siya po, ay mayroong parang bilog pabilog na layer sa loob. So, may layer po talaga ang karamihang agate. May isang agate na walang masyadong layer, tinatawag ng inhydro agate. Yun po ay mayroon din po siyang masisilip na parang maliit na parang layer na katulad po nito. Pansin ninyo, may layer siya na parang guhit. At kung silipin po ninyo siya sa loob, silipin natin ng pansilip, yan po ay mayroon siyang parang guhit na ulap. So, yan po ay natural na palatandaan ng isang agate, na may makikita tayong parang guhit, para siyang may kudlit sa loob. Yan po ay ang isang patunay na siya ay isang agate. Yan. Ito ay ang maraming klaseng agate, pero pare-pareha sila na mayroon silang tinatawag na layer. May mga pabilog tayong makikita. Tsaka kung mayroon tayong makikitang puti, siya ay mayroong maninipis na parang ugat na layer na parang ulap kapag sinilip natin. So, yan po ang palatandaan ng agate katulad nito. Ito ay common na Mexican agate. Pero ito ay may halaga, mga ka-treasure hunter, ang agate. Huwag nating sabihin na ang agate ay mura, sapagkat ang agate ay nagkakahalaga po ng $26 hanggang $34 yung naglalaro lang siya doon, at per pound po yun, per pound. Ibig sabihin, sa isang kilo, mayroon po tayong 2.2 pound, at maaaring 1/4 sa ating kilogram ang per pound, 1/4. Kapag tinimbang natin, 1/4, $34 po ang presyo noon, kapag raw pa. Pero kapag na-finish na po, ay mahal na po yan. Yan po ay may halaga na, sapagkat yung tinatawag na production price. Yun pong production price ay magkakaroon na po ng double ang value noon sa tinatawag na raw. Sapagkat mahirap pong i-carve ang design. So, babayaran din po yung design, yung makina, yung taong naggawa. Ay may mga additional na po yun ang tinatawag na wages o payment para ma-produce ang ganitong pendant. So kung $34 ang pinakamataas na per pound, tapos binuo pa nila, dudubli yun, maaaring $100 na ang
pinakapresyo ng isang ganito. Nasa 5,000 to 6,000 ang isang ganito. So, medyo may halaga na po. Paano pa pag antique? So, medyo tataas na naman ang value pag antique. 100 years pataas. Pag vintage, may value na rin po. So, sa ating bansa, wala naman pong masyadong nagbibigay ng value maliban sa mga mahihilig na kolektor. Yan po ay pilitin nilang bilhin kapag nagustuhan. So ito, katulad nito po mga ka-treasure hunter, ito po ay makikita natin na may para siyang layer. Yan. Yan po ay panatandaan na siya ay agate. So napakadali pong silipin ang agate. Mayroon po siyang mga layer. Hindi po tayo malilito. So yung malachite, yung green malachite, ay may layer din po yun. At yun po ay bilong po sa tinatawag na chalcedony. At nabibilang din po yun sa mga hanay ng agate stone. So marami po sila na agate. Ito po ay isang uri din ng agate ito, na kung saan mahirap hanapin. Medyo nasa ibang bansa ito. At isa ito sa tinatawag na precious na hanay ng agate. So, pag sinabing precious, siya ay isang uri ng agate na mahal. Sinabilong lang naman ang precious sa loob ng semi-precious. So, nagiging precious din ang mga ganito kapag once na mahirap hanapin rare. So, mga rare na mga agate ito. At nilalagay ito sa mga jewelries, ipinapatong sa singsing, ginagawang pendant, at kung ano-ano pa. So, Mexican agate. Ito po ay mga Mexican agate, yung brown. So dark brown, so mapapansin natin ng Mexican agate ay may stripe pa rin yan sa loob na parang guhit. So parang hindi lang halata. So may mga stripes yan. Then may mga stripes, so may layer. So madali nating ma-identify na siya ay agate. So iba po ang agate sa jade or mga tinatawag na taafite, yung mga crystals na taafite. Yun po ay mga uri na ng mga mamahalin rare na semi-precious pero rare at napakamahal sa dolyaris. So hindi po mababasta-basta lamang ang mga ganitong klaseng mga stones. Saan po po pwedeng ibenta ito? Ang mga kumpanya ay bumibili po nito sa mga online. Makikita natin may mga tinatawag na gemstone buyers groups. Pwede kayong sumali dun sa gemstone buyers groups, dun sa international groups. At kung mayroon kayong marami, interesado sila. Ginagawa nila itong jewelry, pendants, mga necklace. So, sila po ay umayari ng mga ganito, yung mga kumpanya. At binibili nila yung raw, yung mga bilog-bilog pa na geode pa. Geode pa yung rough pa siya. Yun po ay natatagpuan sa mga pinaghuhukayan o sa mga ilog o sa mga dagat. Kung saan napadpad yung mga ganitong agate na semi-precious stone. So, sana po ay mayroon tayong natutunan dito sa ating naibahagi sa inyong kaalaman. At tandaan natin, ang semi-precious stone ay pwede nating ibargain lamang sa mga nangungulikta upang mapabilis ang pagbibenta at mapapakinabangan natin ng mas maigi. At kung mayroon po tayong pang-carb, kapag yan po ay nakuha natin sa mga ilog, o ano, carb natin, bilugin natin, o ikinis natin, tapos i-display po sa mga gemstone buyers, kung sino po ang nangungulikta ng mga ganon, at sila po ay ang bibili niyan. Sapagkat sa Pilipinas ay wala po tayong pabrika ng mga gemstones, at nasa ibang bansa po, kagaya ng Burma, Singapore, China, Thailand, at kung ano na po pong bansa ang nagkaroon sila ng production ng mga ganito. So, thanks for watching. Sana po ay mayroon tayong napulot na aral tungkol po dito sa batong agate. So, yan po ang ating naibahagi sa araw nito. Maraming salamat po.